Ayun, magandang araw po mga kabukid. So ngayong araw is exam ni Spade. Yes! Third? Prodigal test. Third periodical. Anong target grade mo? 93. Okay. Then after pagkahatid kay Spade guys, punta tayo ng GT Garage. Pa PMS natin si Roji. So after ma PMS, hintayin ko lang ma-umuwi si Spade. And then after lunch, punta tayo ng farm. So yun guys, nandito na tayo sa GT Garage. Dito na tayo regularly magpapapiliyamis niyan. Ayun na si Roji sa loob. Ayan, meron silang PMS service, wheel balance, ETF dialysis, general repairs, undercoat, and paint services. Ayan. So yun guys, tapos na yung PMS ni Roji. So hanap muna kami ng makakainan. Hindi pa kami nag-aalmasal. Mag-aalas 9 na. 9:30 ang labas ni Spade pala. So dalawang batch pala sila sa exam nila. So hanap kami makakainan na ano ba, goto tayo o ano? Panseteria. Panset? Eh dapat para sa palengke tayo. So guys, dito tayo kakain sa Russian Hilton Gotohan. Yan. Gusto sana ni Mrs. Panset, kaya lang sa palengke tayo makakakain nun. Wala tayong parking. Sa Jollibee pa lang tayo magpa-park. So dito na lang mag-goto siguro ako. So ayun, magandang araw mga kabukid. Ayan, kay ganda na umaga dahil ganyan nakalalaki yung dabi natin. Diba? For harvest ng March 4 guys, meron lang tayong mga sabihin na natin hahabol tong linyan to. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70. Bali, 69, 71 eh. 69 lang, minus 2 tayo doon. Yan lang available natin dahil hindi naging 100% germination and ang daming maliliit eh. Yan. Maliliit sila. Ito, iba pa nga ito eh. Parang all meti to. Yan. Hindi ko na lang inalis yan guys. Dahil for self-consumption na lang yan. Lalaki naman yan eh. Kaya lang, matagal, hindi sila makakasabay sa harvest date. Target date ko dito is March 4. Yan, pwede na po tayo umorder guys for reservation. Siguro hindi muna ito ang i-offer ko dun sa kausap nating may Samjihan. Ang i-offer ko sa kanya itong Olmeti. Yan, laki na rin ng Olmeti natin guys, oh. O, diba? Laki na rin yan. Ito, hindi natin bibenta to. Pang self-consumption tong Baiza. Sarap yan. Gusto ko yung mga romaine. Kaya lang, halos sa mga customer natin guys, hindi nila masyadong type itong romaine. Pero hindi ko lang bakit. Pero ako parang mas masarap sa akin itong romaine. Kahit sa samji ko pag gamitin yan or salad. Ano siya? Juicy siya. So ayan. Ito kabatch lang nito. Itong olmeti natin dito. Tapos itong mga torbillon natin yan. 41 siguro. Benta na rin natin. Or kung sakaling nagsasamji tayo nila misis or may mga bisita. Itong torbillon ng natin isa-serve natin. And then ito na yung mga lalik natin guys. Ito yung pinakahihintay ng lahat. Lalik. Laki na nila oh. So nasa third batch na lalik. Third batch po. And then Olmeti na ulit. Olmeti, tsaka lang yung naghahalo lang ako ng black seed ay ng
ng ibang variety yun, yung black seed na yun, from Canada. Lapitan natin. Pang self-consumption lang, nagalang lang 15, 20, ganyan. Para at least hindi tayo kumukuha sa mga ibebenta natin. Ito, magmula dito. Dalawa pa pala sila, oh. Dalawa pa na ilagay, pero alisin ko ito maliit. Para hindi na siya, hindi wala nang kaagaw to. Ayan, oh. Ang itsura niya, either kamukha ng tourbillon or kamukha ng dabi. Ganun yung nakita ko sa lalagyan niya. Ayan, 15 yan. 15 na ganito. So, ito. Ito yung another experiment natin na... Actually, hindi, na-try ko na to. Na-try ko na. Once na nag-sprout, is nilagay na sa... Sa... Tawag dito. Sa system. Ayan. So, ayun pa yung ibang natitirang black seed. Inayaan ko na lang dyan eh, pero may tumubo pa dyan na lang natin nilalagay. Ito yung gagawin natin ngayon. So hindi okay yung ginawa ko, tumulo siya. Ayusin natin kasi sayang yan, isang ano yan. Kasi pag nagtanim tayo ng 100 ulit, baka hindi nakakasya dito. 2, 4, 6, 5. Bilangin lang natin kasi dapat mayroon pang 100 doon. Much better mahigit 100 kasi pa may meron tayong tuwing tuwing ibang variety kasi gusto ko sana may pasingit tayo na pang self consumption. Doon tayo walang pasingit eh. At saka doon wala din. Yung unang bed lang meron tayong pasingit na ibang variety. Bilangin lang natin. 5, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 75, 80, 85. So, ayan. 85 lang. Oo, 100 yung itatanim natin. Kaya gagawin ko yon dahil yung magkakabatch dyan may ilalagay. Itong isang... Anong to? Ito. Baling ibang all method, dito may lalagay pati doon, mag-a-adjust tayo. So makapag lalampas siya ng 100, makapagpasingit tayo ng another ganito, yung black seed nga. Para meron tayong pang self-consumption na hindi nagagalaw yung pinaka binibenta natin, guys. Ganun yung pang self-consumption ko. Kunwari, bumili ako yung katanim. Ang mga pre-seeds na binibigay niya, yung misasay mga binibigay niya mga 30 ganyan. Kaya yun yung pinangaano ko. Gagawin kong dalawang ano yung batch, bali 15-15. Tapos marami tayong seeds diyan ni AirPat na dala na tinatry ko. Gaya nun, yung black seed tinry ko. Pag okay yan, pwedeng ibenta yan. Pag tsasagaan kong ipupunla yan, guys. So, ibang method ang gagawin natin. Hindi tayo magda-direct sowing. Ang gagawin natin yung nagtitransplant. Pero, ang gagawin ko doon, parang ipupunla ko lang sila. Pagka-transfer ko, guys, yun na yun. Irerest ko lang. Magta-transfer ako gabi. Magre-rest lang sila ng isang gabi. And then, diretso si step. Kung sakaling pwedeng ibenta yung mga dala ni tatang na ano na seed. Kaya kasi kung ganito naman tsura ng mga yon yung black seed na yon, ganito yung tsura niya, pwedeng ibenta. Makakatipid tayo ng seed. Kaya ayoko silang i-direct sowing. Gaya nun, guys, na-transfer ng ibang kasama nila dito. Pero ang daming dito mubo. 10, 25 yung inanong kong yan. 25 yung kinanim ko. Hindi 100% pagka hindi yung pelletize yung ginagamit ko. And then yung iba, guys, di ba na itanim ko rin doon. Yung dati na galing din Canada. Yun. Dahil Kratky method pa tayo doon dati. Magtitry pa ako nyan. Tatanim pa ako. Kaya lang ito, guys. Gaya na sabi ko. Medyo uumpisaan ko na ito.
mag-ano tayo dito. Hanggang dito sa pangatlo. Magiging NFT system na to. Ayusin ko pa kasi ito guys eh. Parang dedeclave ko siya papunta doon. Pantay ulit yan eh. Pantay kung pinagawa yan eh. Kaya kailangan madeclave. Papatunga lang naman dito guys. Para punta doon. And then yun dito iniisip ko kung paano. Baka isa dito. Buta siya dito. Gagamit tayo ng ganito. Yung may ganito. Dito. Tapos mag-Y. Y ako isa dito. Dito. Tapos Y. Pumunta doon. Ang problema ko lang tutumbok siya dito sa elbow. Pwede naman siya dito. Dito. Gaganon. Tapos pa-Y. Tapos mag-elbow na lang doon. Tapos dito T. Dito siya tutumbok. Pabalik ng system. So, sandali lang. Sandali lang mag-pipe ng ganyan. Nasa malawak lang yung imagination mo. Ano mo yan. Magagawa mo yan. So ayan. Last vlog pala guys, 'di ba? Hindi ko na i-vlog yung pagte-transfer dito. Dahil sumaglit lang kami ng hapon dito, hindi na ako nag-vlog. Kasi hindi ko rin mabubuo isang vlog sa ganung oras. Ano nangyari? Pagkatapos ng ulan na malakas, kinabukasan hapon balik kami dito eh. Pumunta kami dito ni Mrs. 'Yun, buti hindi nag-overflow yung system natin. Meron pa ako isang plastic na ganito. Lalagay ko pa dito yun guys. Yan. Pinutulog pa kasi dito yun eh. Dapat diniretso na. So, ilalagay ko dito. And isa pa naging problema natin, yung nabutas nung may bagyong malakas. Nakalimutan ko pangalan ng bagyo pero may umampas na kawayan dyan eh. Kaya nasira. So, naalis na yung tape. O, ayusin ko yan. Wala akong hagdan. Next na balik natin guys. Dadali ko na yung hagdan. Titape ko ulit yan. Tapos yun nga sabi ko dito, ito yung problema ko. Hindi ko alam kung paano ko siya ititape pa yun. May butas. Pero wala siyang pinagtuluan dito. Kasi nandito yung mga styro natin. Wala akong pinagtuluan. Pero kailangan matape. Kasi pag yung plastic, yung hiwang yun, maggaganyan, magkakarb yun eh. Kailangan matape na yan. Siguro pag naisama ko si Bapan Jun. Tapos na-order ko na guys yung ano. Na-order ko na yung tawag dito. Yung pamisting natin. So from here siguro yung nozzle nandito lang mga 2 feet. 2 feet lang. Dito banda yan. Lima yan eh. Lahat yan, magtatayo ako ng isang siguro kawayan or what. Tapos ito hindi na siya pwede dito. Actually nasira to. Papayos ko na lang, bago lang to eh. Pagbalik namin dito na misis, hindi na gumagana. Sayang naman kung ano, papagawa ko na lang. Hindi na siya pwede dito guys. Baka i-transfer ko siya dito. Kailangan lumayo siya. Kasi pag dito siya, yung misting natin guys. Ay sige bagay, pwede. Pwede siya. Dito yung misting. Pwede siya dyan. Yan. Tatayo na lang ako ng kawayan. Kasi gagawa ako ng poste. Dito ko itatayo yung kawayan. Tapos may alambre siya papunta dun. Dito rin, kawayan. May alambre siya papunta dun. Dito rin. Kailangan makapagtayo ko ng kawayan. Kung wala naman. Ay, meron ito. Kasyan yung kawayan dito guys. So, tupit na taas dito. May alambre siya. Yun yung kakapitan ng hose. Kung doon kasi yung start ng ano natin guys. Ay. Misting. Ay, tayo dito. Hole yard. Pampoyar pala yung gagawin natin.
ang pampolyar natin. So, kakailanganin ko rin ng kuryente doon. Anyway, pwede tayong mag-extension eh. Para sana yung ano natin, iikot na lang dito. Doon siya, dito ko siya gusto mag-start. Mag-extension na lang ako. Dito ko siya gusto mag-start. Pagdating dito, gagana lang yung hose papunta naman dito. Ayan, dahil ano yon? Dahil ay dito noon, magtitilang ako. Dito. Yung isa dito ta pupunta, yung isa didiretso doon. Pupunta doon. Laging ang end niya doon. So, sana kaya nang binili kong pump 130 PSI, kaya niya itong apat na bed. Kung di man niya kakayanin, gawin natin ang paraan. Kailangan kayanin eh. Yan. Na-order ko na yun guys. Nasa Shopee na. And then order na ako lang kasi nung pagkatapos ng bagyo guys, yung mga dahon ni Dabi gumanon. Tapos meron siyang black spot, so nag-i-start na siyang magkapunggos, pero nagagapan naman natin. Bumili pa rin ako nung tawag lang, punggos removal ba yun? Yun, medyo applyan din natin lahat ng tanim natin, baka maapektuhan. Kasi wala ako dito nung may bagyo guys. Hindi natin na ibabayan. Kailangan na ibababayan pag malakas ang ulan. Kaya mahirap doon pagkakunwari gabi. Lalo na itong tali pala nito is hindi ko na hindi siya nakapasok dito. So sandali lang naman yun eh. Maisisingit ko naman siya sa mga kulambo dito. Para dito sa loob na lang magbababa tsaka magtataas. Yan. So trial and error tayo niyan sa gagawin kong misting system ay polyar system. Kasi titingnan ko kung gaano ba kalawak ang nakukuha ng isang misting nozzle. Kailangan kasi yung pinakadulo niya, kunwari dito siya, kailangan pinakadulo na ng misting niya nakukuha to. Di ba sumobra ng konti. Tapos mula doon, kunwari hanggang dito rin, yung isa nun dito, para nagkakasaniban sila. At then ganun din yung mas magastos lang kasi itong ano yun, yung misting. Kailangan itong shading net ko is maging siyang straight. Straight siya, hindi siya nakaganyan. Para doon ko ilalagay yung misting. Kung tutusin guys, mas maganda sana yung misting doon pa sa taas doon. Kaya lang, baka pag umandar yun, nandyan yung ano natin guys, shading net. Mag-iipon dito yung tubig, so tutulo lang siya. Hindi naman kasi kailangan mag-misting na tinatamaan ng mga tanim natin eh. Ang pinapalamig natin yung klima sa loob ng greenhouse. Kaya dapat talaga sa loob. Pwede rin siya sa taas. Pag kung nandito rin ako kasi pag gumana yun, dapat alisin ko lang tong ano. Net. Pero didiskarte yan pa natin yun. So ayan, malapit ang harvest natin. Konti lang tong una. Babawi tayo sa mga second, third, fourth, fifth, sixth, seventh harvest. Tiga 100 na yan. Magkukulang man yan ng dalawa, tatlo. Depende kasi sa ano ng seed natin. Kung 100% germination siya. So ayan, nagbiberde na ulit ang greenhouse natin. Tagal kong di nagkita to, magigit sa buwan. ngayon naman guys, kuha tayong ano, maalmusal natin. Kaya dalawang pirasong ano lang, talong. Dalawa lang nito, pwede na ako. Pangalmusal lang. Pero mamaya, ang ulam din natin is talong. Talong at sigarilyas guys. Igagata ako siya.
tanong si Erlias. Higatan natin. Alam ko may tilapia pa ako. Sama natin sa gatayan, guys. Oh, ang dami na naman natin harvest, 'di ba? Mamaya mag-harvest ako pang ulam natin. Hanggang gabi na 'yon, guys. Dahil pag nagluluto ako dito, isang beses lang hanggang gabi na 'to. Tandaan na 'to. Ay, ilang piraso lang. Pang-almusal lang naman. Ang dami na naman. Baka pag minuto ko lahat yan, hindi ko maubos. Habo pa ng almusal. Pero guys, syempre, pag uwi, ano natin yan? Mag-uwi ulit tayo. Pamigay. So, ayun pa yung isang bunga, guys. Oh. Ito pa. Oh, di ba? Laki na. Tapos ito pa. So magpapabinhi tayo nito, guys. Papabinhi tayo ng ganyan. Hindi ko alam na alagaan naman sila sa buwan pa. Hindi ko alam kung ganyan ba talaga yung tsura. Kasi galing sa Canada to, guys, eh. So mamaya hapon foliar naman. Magpo-foliar tayo. Guys, salamusal tayo. Ayan, yung mga sausage, talong, sa nilagang sigarilyas. So, sawa natin. Toyo mansi. At meron akong crispy patata. Salt na tayo dyan. Birthday pala ni Lola Star ngayon. Lola, happy birthday. So mamayang lunch hata. Dun tayo. So yun, guys. Bali, hindi pala ako magluluto ngayon dahil ano. Dun tayo kakain kina Dara. Birthday ni Lola ngayon. So magbibigay na lang ako ng ano dun, ng gulay. Harvest tayo ng talong. At sigarilyas. Pandagdag. Kahit ano lang to, pakuluan tapos buro. Kahit ano lang, toyo mansi. Darating si ano niya, sina Dara Susan, Dara Mbek, sina Batong Boy. Ewan sa mga, kahit sa mga pinsan niyan, may mga dadating.
Si Rajas, marami. Bunga. Iba pa rin talaga guys pag may tanim ka. May mahuhugutan ka ng ano pang ulam-ulam. Daming kong hindi nakikita pag ano, dami kong binhihin yan. Para sa susunod, may maitatanim ulit. Ito pa oh. Sa labas pa lang tayo niyan guys ha. Hindi pa tayo kumukuha sa loob. Tanda na to. Ito lang mga tinatanggal ko pag matandang maliit na ganyan. Naalis ko na para may hindi na kumuha ng sustansya sa puno. Yung atang ano yung dumaan yung nag-uuling. Hindi niya ako kilala eh. Binati ko kaya lang hindi niya ako kilala. Hindi mo kakalkalin guys, hindi yung nasa loob din na ano nakikita. Ito. Tumanda na. Tigas na. Kapag nag-harvest ka, sinisilip mo talaga sa loob. Ito nasa labas lang pero hindi namin na-harvest. Sa loob tayo. Ito. Hindi ko pa pinopolyar to guys ha. Pero mamaya polyar tayo. Silipin mabuti sa loob at baka may maiwan. Matandang maliit.
Hindi, mahaba pala. Dito tayo. Oh, di ba? Dami nakatago. Ah, matigas na. Wala na. Doon ulit tayo sa loob. Ito, ang daming tumatanda. Tsaka kung araw-araw na o every other day na harvest sana to. Ito, hindi ko nakita. Dito lang. Ang dami sa loob. Ito yung nandito ako guys, pa uwi. Kumukuha ako, na-harvest ko para may pamigay dun sa mabiga. Kasi tumatanda lang eh, sayang. At least dun mapapakinabangan. Sarap nito. Gagawin ko sana ngayon mag ano ko eh, gagata ako sila eh. Okay, sabihin ko doon igata nila. Sa loob pa siguro mayroon kapag sarap to sa gata. Ito kaya huli na natin. Ganda na. Tanong dito. Maraming pa naman kasunod guys naman liit. Yeah.
Guys, ito na yung sigarilyas. Sigarilyas. Uy, mata na! Oh.